Sabi nila, kapag ang tiwala ay nawala, kahit anong ipakita sa iyong bait, parang ang hirap nang ang ibalik. Kayo mga ka-amazing, minsan na bang may taong sumira ng inyong tiwala? At ito ang kwento nga ng buhay ni Criselda. Anak, pasensya na. Ayos ka lang ba? Patingin nga kung may sugat. Nakukonsensyang Anya. Pagtingin nga niya sa tuhod nito, laking pasasalamat nga niyang wala palang sugat ang anak nito. Bakit pa tayo tumatakbo? Tanong pa nga nito. Nakaramdam nga siya ng matinding awa sa anak. Walang kaalam-alam ito na ang papa niya ang tinatakbuhan nila. Criselda, huwag ka nang tatakbo, pakiusap. Hingal na hingal nga na sabi nga ni Sander habang papalapit. Pawis na pawis nga ito. Agad na hinawakan nga niya ang anak ng mabuti. Ano ba naman Sander? Hindi porket nagtatrabaho ako sa'yo. Dati bilang katulong pwede mo na akong utuin. Ayokong maging kabit mo. Pauna nga niya rito. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Chris, ipinapatawag ka ni Sir. Pumunta ka raw sa kwarto niya. Samit nga ni Febby, kasamahan nga ni Criselda sa mansyon bilang katulong. Bakit daw? Tanong nga ni Criselda pabalik. Hindi kasi ugali nga ng ama nito ang ganoon. Ito ang unang beses na ipinapatawag nga siya sa kanyang kwarto. Mag-isip ka na, Day, kung may ginawa ka bang mali. Pananakot pa nga ni Febby dahilan upang kabahan nga siya. Diyos ko, Febby, wala naman akong maalala eh. Huwag naman sanang ganun. Kinakabahan man, pilit pa rin tumawa si Criselda. Umalis na siya. Mula sa paghuhugas ng plato tsaka dumiretso na nga sa kwarto ng kanyang amo. Pangatlong katok na nga niya ng pinto, narinig niya nga ang boses ni Sander na pinapatuli nga siya. Kaya kahit kinakabahan, binuksan nga niyang pinto. Ay, Diyos mio, Marimar! Muntik pang mapamura nga si Criselda dahil sa nakita. Wala kasing damit pang itaas si Sander at walya lamang ang nakatapis sa katawan nito. Dali-daling ang naisalampak nga niya ang pintuan upang isara nga yun dahil sa gulat. Sinabi ko pumasok ka, bakit may sinara ang pintuan? Irritable nga na sabi pa nga ni Sander mula sa loob. Sir, hindi ko po siguro kayang pumasok, magdamit ka po muna kasi. Habol-habol nga na hininga na sabi nga ng babae. Matagal bago nakasagot nga si Sander, bigla ay bumukas nga ang pintuan. Agad-agad na ipinikit nga ni Criselda ang mga mata sa pag-aakalang ganun pa rin ang ayos ng kanyang amo. Masyado kang OA, magbihis ka na lang dahil may lakad tayo ngayon. Sabi nga ni Sander, napakalapit nga ng boses ito sa mukha niya. Dahan-dahan iminulat nga niya ang mata. Diyos ko Lord, patawad po. Sigaw na naman niya nang pagdilat nga ng mata. Tumambad nga muli sa kanya ang maladyos na katawan nga ni Sander. Busog na busog nga ito sa gym at masyadong perpekto. Dali-dali ay tumalikod na nga lamang siya nang may mga makukulit na ngiti sa labi. Parehas kasi sa katawan ng kanyang amo yung pangarap nga niyang maging katawan ng asawa niya. Dali yun ang sobrang panunood ng K-drama. Umalis ka na riyan at magbihis. Hintayin mo ako sa baba. Utos pa nga ni Sander, may kinawalang bahala na nga lamang ng reaksyon ni Criselda. Pagpasok nga niya sa kanyang kwarto, nagtataka nga siya kung bakit, saan ba sila pupunta. Wala rin siyang alam na disenteng damit dahil wala naman siyang ganun. Lumaki kasi siya sa probinsya at napilitan ngang pumunta rito sa Maynila upang mamasukan ng trabaho. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil nabaon nga sa utang ang kanyang ina pagkatapos ng operasyon nito sa sakit na cancer, kung kaya't upang tulungan nga ang kanyang ina sa pagbayad ng mga utang at mapag-aral nga ang kanyang dalawang kapatid, kinailangan nga niyang tumigil sa pag-aaral at maghanap buhay. Ang papa niya kasi ay may bago na ngang asawa at hindi na nga sila pinapakialaman pa. Pagkatapos nga niyang magbihis, hinintay nga niya si Sander sa baba. Hindi rin naman katagalan bumaba na nga ito ng pormang-porma. Nakasuot pa nga ito ng itim na shade.
Sir, saan po ba tayo pupunta? Nagmumukha po kong katulong pagkatabi kita eh. Natatawang tanong pa nga ni Griselda habang naglalakad nga sila ngayon patungo sa kotse. Katulong naman talaga kita, Griselda. Pagpapaalala nga ni Sander, napatigil na nga lamang siya at natawa sa sariling sinabi. Oo nga pala, bakit niya nakalimutan? Pagkarating nga nila sa kotse, ay agad nang pumasok si Sander sa driving seat, ngunit siya ay nasa labas pa rin at hirap na ibinukas nga ang pintuan ng kotse. Hindi kasi siya sanay dahil hindi naman siya nakakasakay noon hanggang jeep at tricycle lamang siya. Sir, baka naman po pwede mo akong tulungan dito, di ba? Reklamo nga niya sa nakabukas na bintana ng kotse. Iritadong bumaba si Sander tsaka binuksan nga yun para sa kanya. Salamat sa bodyguard. Anak nang, iritong bulong nga ni Sander dahil nga sa sinabi nga ni Griselda. Loko lamang na tumawa nga si Griselda tsaka naupo nga sa loob. Pagalit na isinara nga ni Sander ang kotse. Ah sige sir, sirain mo na yung kotse mo. Tumatawang sabi pa nga ni Griselda. Hindi na nga siya sinagot pa ni Sander tsaka nagdrive na nga lamang ito sa kanilang pupuntahan. Bata pa lamang si Griselda ay kilala na nga siya sa kanilang probinsya dahil sa napakakulit nga nitong ugali at pagiging masiyahin. Kaya naman paglaki, dala-dala na nga niya yon. Hindi gaanong masungit si Sander at madalas nga itong hindi nagsasalita. Stricto lamang ito at perfectionist. Sanay nga rin ito sa mga pagbibiro nga ni Griselda dahil siya ang naging dahilan kung bakit maingay nga minsan sa mansyon na minsan naman kinaiirita nga nito. Sir, samul po ba? Naku sir, hindi mo naman po sinabing may pabonus ka pala ng sahod sa akin. Nangingiting sabi pa nga niya habang pinapanood nga ang pagpark ni Sander ng kotse. Hindi siya sinagot ni Sander bagkus lumabas nga lamang ito ng sasakyan. Tarantang binuksan nga niya ang pintuan dahil iiwan nga siya ng kanyang amo ngunit katulad ng kanina hindi na nga rin siya marunong tuon. Sir, tulong naman! Paano pa kasi ito, sir? Pagbubuksan mo ba ako ng pinto o sisirain ko tong kotse mo? Siguro na nga lamang ni Griselda sa loob ng kotse ngunit alam din niyang hindi naman siya naririnig sa labas. Mangiyak-ngiyak nga siya roon. Bigla ay nakita nga niya rin si Sander sa labas na binubuksan nga ang pintuan ng kotse. Nagpunas ka agad siya ng mga luha at disenteng umupo na parang mayora. Sino ba talaga ang alipin sa ating dalawa? Iritadong tanong pa nga ni Sander pagkabukas nga ng pinto. Matari namang tumayo nga si Griselda upang umalis doon. Hindi nga siya sinagot. Mukhang mas may gana pa itong magtampo sa kanyang amo. Nauna na nga itong maglakad sa hagdan ngunit natigilan din nang mapansin hindi nga siya sinundan ni Sander. Dahil sa harap nga ng elevator, tumigil ang binata. Dali-daling lumapit nga siya rito nang nakataray nga ang mukha. Hinayaan na nga lamang siya ni Sander sa mga trip niya at walang sinabi ukol nga dito. Pagdating nga nila sa taas, dumiretso nga si Sander sa isang mamahaling brand at dumiretso nga sa women's apparel. Kumuha na nga siya ng mga damit at sinusubukan sa harap niya kung bagay ba ito. Ah sir, para sa akin po ba yan? Walang hiyang tanong pa nga ni Griselda. Oo, seryosong sagot ni Sander dahilan para manlaki ang mga mata niya. Sir, kung ganoon, ako na pong mamimili. Sabi niya, dala nga ng excitement. Tinakbo nga niya yung kanina pa nga niya tinitignang mga damit. Nakaramihan ay long dress at mga gowns. Sir, bagay po ba sa akin to? Afford mo naman po to, diba? Kahit magkano? Gusto ko po kasi talaga ng ganito eh, tsaka feeling ko po maganda sa akin ng ganito. Nagtatatalon pa nga siya sa tuwa. Isusukat ko na po ah. Nakatingin lamang si Sander sa kanya nang seryoso. Hindi, putol nga nito sa sinasabi niya. Killjoy talaga. Bulong naman ang babae. Teka, bakit mo po ba ako ililibre ng damit? Alam ko namang wala akong mga damit pero ito po ba yung sweldo ko? Sir, mas gusto ko po na lang ang pera kaysa sa gamit. Ako na lang po mibili sa ukay-ukay. Masyado pong mahal dito eh. Hindi. Bibilhan kita ng damit.
para magmukha kang tao. Darating si Mama bukas, kasama si na Graciel. Sagot nga ng lalaki. Si Graciel ang fiancé nito. Nasa abroad ang ina ni Sander dahil sa trabaho habang si Graciel naman ay isang modelo. Oh, anong connect po sa akin ng mama mo? Tsaka diba dapat si Ma'am Graciel lang bilhan mo ng damit? Tsaka pagsalusan pa ako nun eh. Umaarte pa nga ang dagdag nga niya. Hindi kasi siya kilala ng ina ni Sander tsaka ni Graciel dahil nakaalis na nga ang mga to sa bansa bago nga siya magtrabaho kay Sander. Nalaman na nga lamang niya ang mga yon sa mga kasamahan niyang katulong. Ikaw ang magiging girlfriend ko. Seryosong sabi nga ni Sander, dahilan para matigilan siya. Ikaw ang ano, sir? Ako? Sir, hindi pa naman po ako pumapayag tsaka naniligaw ka po ba? Oh my God! Napatakip pa nga siya sa kanyang bibig. Sa isipin yun, hindi niya inaakalang liligawan nga siya ng amo nito. Hindi. Ikaw ang magiging girlfriend ko for temporary. Kailangan kong pigilan ang kasal kaya ipakikilala kita sa kanila bilang nobyo ko kaya hindi ka pwedeng makita ng nanay ko kapag nandito na siya. Hindi niya pwedeng malamang nagtatrabaho ka sa akin. Paliwanag pa nga ni Sander. Bakit po ba ayaw mo kay Graciel? Modelo na yun no? Napakaganda at mayaman. Bakla ka po ba sir? Walang prenong tanong pa nga ng pilyang babae dahilan upang matigilan nga si Sander. Ngunit agad nga niyang pinagsisihan ng sinabi nang biglay cornerin nga siya ni Sander sa nasa likuran nga na salamin. Ipinatong nito ang kabilang braso sa taas ng ulo niya at inilapit nga ang mukha nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang paghinga ng lalaki sa kanyang mukha. Agad nga siyang nag-iwas ang tingin. Sir, gusto ko po magical yung first kiss ko. Hindi ko kunin ng bayolente na kagaya mo. Natatakot pa nga nasabi ng babae sa kanyang amo mismo. Narinig niya ang mahinang pagngisi ni Sander tsaka dahan-dahan nga itong lumayo. Ang pinakaayaw ko sa lahat, tinatawag akong bading. Nandito tayo para mamili ng mga damit para sa'yo. At sumang-ayon ka na lamang dahil wala ka rin namang magagawa. Titriplehin ko ang sweldo mo, Chris. Seryosong sabi pa nga ni Sander bago tuluyang maglakad para mamili na nga ng damit. Oo na po sir, pero magkano po ang sahod? Tsaka paano ka ba magiging kampanteng hindi to malalaman ng nanay mo? Lagot tayo pag nagkataon. Tanong pa nga muli ni Criselda. Hanggat susundin mo ang lahat ng sinasabi ko, magiging maayos ang lahat. Huwag kang magalala, isang buwan lang ang itatagal nito. Sabi pa nga ni Sander habang sa mga heels na nga ito, tumitingin. Pagkatapos nga nilang mamili, inayusan na nga rin ito ang buhok ni Criselda, pati na ang mga kuko nito. Pagkatapos ang lahat, may tinawag nga si Sander na babae at sabay na ngang umuwi sa mansyon nito. Pagdating doon ay iniwan na nga sila ni Sander sa hallway. Agad namang lumapit ang babae kay Chris. Hello Criselda, ako si Clea. Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito, di ba? Nakangiting tanong nga nito. Hindi po eh, sagot na nga lamang ni Criselda. Hinara ko ni Sir Sander para turuan kang maglakad ng nakatakong. Sinabi niya sa akin nahihirapan ka. Well, I got you. Nasa tamang tao ka. Nakangising sabi pa nga ni Clea. Talaga po? Pero masakit kasi sa patong takong. Hindi na nga natapos pa ni Criselda ang sasabihin dahil hinila na nga siya ni Clea at isinuot na nga sa kanya ang takong. Nagsimula na nga silang mag-practice. Maraming beses na natumba si Criselda. Ngunit paglipas ng 4 na oras, na-master na nga rin niyang pag-ikot-ikot at medyo mabilis na paglalakad habang nakatakong. Nagkasugat pa nga ang mga paa niya. Kinabukasan, maagang ginising nga ni Febby si Criselda dahil utos na naman yun ni Sander. Napabalikwas na nga lamang siya nang tayo ngunit natigilan din nang sumakit ang kanyang paa dala ng maraming pasa kahapon. Iika-ika nga siyang pumunta sa kwarto ni Sander. Tandaan mo, ikaw si Leon Gutierrez. Ang sasabihin ko ay nasa Turkey ang mga magulang mo, may-ari sila ng paaralan doon at doon ang business nyo. Nandito ka dahil kasama mo rito ang kapatid mong piniling tapusin dito ang pag-aabogado. Tarating si na mama ngayon.
Kailangan kitang ipakilala sa kanya. Paliwanag pa nga ni Sander. Grabe po sir ah. Hindi halatang expert ka sa panluloko. Sarkastiko pa ngang sabi ni Criselda kay Sander. Kapag may itinanong pa sila, ako lang sasagot. Kalmadong sabi pa nga nito. Hindi katagalan ay biglang may kumatok nga sa pintuan. Si Clea pala yon. Nandito pala siya para ayusan nga si Criselda. Sinimulan na nga nitong ayusan si Criselda habang abala naman si Sander sa pagbibihis. Paglipas ng 2 oras, handa na nga sila pareho. Sir, kinakabahan po ako. Kailangan ko po bang mag-English? Seryosong tanong pa nga ni Criselda. Mag-English? Para saan? Takang tanong nga nito habang pababa nga sila ng hagdan. Eh di ba, ganun naman po talaga ang mayayaman. English ng English? Nakakadugo nga po ng ilong eh. Seryosong tanong pa nga niya. Pero natawa naman ang bahagya si Sander. Hindi na. Huwag mo nang subukan pa. Baka kung ano pang masabi mo eh. Mas mabubuko pa tayo at mapapahamak. Sad nga ni Sander. Nasa loob na nga sila ngayon ng kotse ni Sander patungo sa kung saan nga nila imi-meet ang ina nito. Kinakabahan pa rin si Criselda kahit noong makarating na nga sila sa airport. Nakita yun marahil ni Sander kung kaya't kinuha nga nito ang kanyang kamay at hinawakan habang naglalakad na nga sila palapit sa kung saan bababa ang mga pasahero ng eroplano. Andito na sila. Ayusin mong aktingan mo. Babala pa nga ni Sander at mahigpit na hinawakan nga sa kamay si Criselda. Nakaramdam tuloy ito ng parang kuryente sa katawan. Sander anak, I miss you so much. Sabi nga ng isang babaeng mukhang nasa 40s na nga ang edad. Ma, I miss you too. Kalmadong sabi naman ni Sander at niyakap pabalik ang ina nito. Kasama ko si Rachel. Alam mo bang excited na raw siyang makita ka muli? Naputo lang sunod na sasabihin nga ng ina nito dahil kay Sander. Ma, kasama ko po si Lian, ang girlfriend ko. Ngumiti si Sander at kinurot nga nang pasikreto ang likod niya. Senyas na kailangan nga niyang gumalaw. Magandang araw po ma'am, masaya po akong makilala ka. Ngumiti nga ang nababae dito at sinubukang makibeso nga, ngunit agad na napalitan ng reaksyon ng mukha niya nang ilayo nga ng ginang ang sarili nito. Awkward naman, naumatras si Criselda saka ngumiti na nga lamang. Kasama ko si Rachel, yung fiancé mo, sabi pa nga ng ina ni Sander. Pagkatapos ay pinandilatan pa nga ng matang lalaki. Eh baka nagugutom ka na po ma, dahil sa mahabang biyahe. May alam akong magandang restaurant. Alok pa nga ni Sander na hinawakan nga ang bewang niya at inilapit nga siya sa katawan nito. Mas lalong nagtaray ang ekspresyon ng mukha ng ina nito. Mom, bigla ay narinig nga nila ang pagsigaw ng magandang babaeng mahaba ang buhok. Nagsigawan ng mga tao sa airport nang makita nga itong papalapit. Siya na nga marahil si Rachel dahil marami ang nagsisigaw ng pangalan nga nito. Nakita mo ba yan, Lian? Yan ang fiancé ng anak ko. Mataray na sabi pa nga kay Criselda. Kita ko nga po, pero baka nagugutom na po kayo. Baka gusto niyo pong ipagluto ko po kayo ng pagkain. Nakangiting sabi na nga lamang niya. Binaliwala ang pagmamaliit nga sa kanya. Nangyan na ni Sander dahil ang tanging nasa isip lamang niya ang sweldo sa trabaho o misyon nga niyang to. Abat, hindi ko pa talaga makaintindi? Natigil nga siya sa pagsasalita at lumapit nga si Rachel. Mom, kanina pa po kita hinahanap. OMG Sander, namiss kita. Mabilis na lumapit nga si Rachel kay Sander upang sana yakapin nga siya. Ngunit bigla na nga lamang siyang hinarang ni Criselda at inilahad nga ang kanyang kamay sa harap ng babae. Nagagalak akong makilala ka, Rachel. Ako nga pala si Lian, ang girlfriend ni Sander. Nakangiting sabi pa nga ni Criselda habang nakalahad nga ang kamay. Nadinig nga niya ang marahan na pagnisi ni Sander sa kanyang paligid at mas lalong nginitian nga nito at hinigpitan pa ang hawak sa kanyang bewang. Parang nainsulto naman ang mukha ni Rachel. Ah ma'am, nagkakagulo po ang mga tao. Sasamahan namin kayo makalis ng airport ngayong wala kayong kasamang security.
lumapit nga ang dalawang staff ng airport kasama ang 10 bodyguards. Sasagot na nga sana si Rachel ngunit tama ang mga staffs. Kailangan nga nilang umalis doon. Mahihirapan din sila dahil sa maraming fans nito na nakaharang nga sa daan. Nagkakagulo nga ang paligid pero puro pagtawag sa pangalan nga ni Rachel ang naririnig kong kaya't pinriority nga ng mga gwardya na maunang makalabas nga si Rachel hanggang nga sa sasakyan nito. Pagdating nila sa van ni Sander ay natahimik pa nga sila muna. Ma, kamusta ang buhay abroad? Tanong pa nga ni Sander sa ina. Kamusta ang buhay mo rito? At bakit may kasama ka kaagad na ibang babae? Nakakalimutan mo bang may fiancé ka? Sabi pa nga ng ina nito na halos masuka nga sa tuwing tinitignan nga si Criselda. Mom, it's okay. Huwag po kayong magpa-stress. Pigil nga ni Rachel sa ina ni Sander. Tama si Rachel, ma. Huwag nang maraming iniisip. Isa pa, pagod ka dahil sa biyahe. Maayos naman ang lahat sa amin, di ba Rachel? Matapang na tanong pa nga ni Sander sa fiancé nito. Ang totoo, alam nga nitong gusto talaga ni Rachel na makasal sa lalaki pero hindi lamang ito pinapahalata sa ina nito. Ha? Oo naman. Madadaan pa po siguro ito sa usapan. Naguguluhang sagot nga ni Rachel. Ayaw niyo po ba sa akin, ma'am? Tanong naman ni Criselda. Kahit halata namang halos sakali na nga siya ng ina ni Sander ng buhay. May gana po talagang itanong yun. Sander, ilayo mo sa akin ang babaeng to. Ngayon din, umuwi na tayo sa bahay at ibalik mo siya sa kung saan mo man siya napulot. Iritang sabi pa nga ng ina nito habang si Sander ay nagpipigil na nga lamang ng tawang lumingon kay Criselda na ngayon ay nagtataka. Criselda, pakiusap. Tama na ang nalaman ni Mama na tinraidor siya ng sariling anak niya dahil sa'yo. Pwedeng tumahimik ka na lang muna? Pilit na pinapakalma ang sariling sabi nga ni Rachel. Grabe naman po yun. Traidor ka agad. Ito na po, mananahimik na. Sarcastikong sabi pa nga ni Criselda at tumingin na nga lamang sa labas ng kotse. Abat, may gana ka pa talagang sumagot. Wala na bang kahihiyan yung pagmumukha mo? Hindi mo ba narinig na may fiancé ng anak ko? Halata pa nga, ang isang segundo na lamang ay parang magagawa nga nitong sampalin si Criselda dahil nga sa galit. Mabuti na nga lamang talaga at sumabat na nga si Sander. Ma, huwag kang magalit kay Lian. Sa akin ka dapat magalit. Alam kong may fiancé ako pero minahal ko siya at niligawan. Hindi kita tirinaydor, ma. Sadyang hindi lang kami nag-racial para sa isa't isa. Sabi pa nga ni Sander na parang tapos na nga ang lahat. Kahit anong mangyari, ikakasal kayo ni Rachel. Sander, si Rachel na nandito simula nung bata ka pa. Si Rachel na totoong may pakialam sa'yo. Kaya yung babaeng yan, hiwalayin mo na siya. Galit na sabit pa nga nito. Hindi na nga lamang sumagot pa si Sander at binigyan ng ina ng kung ano. Nilingon nga ni Sander si Criselda at nagpigil na nga lamang ito nang tawa ng makitang naka-headphone pala siya at ginagalaw-galaw pa nga ang ulo para sa bayan ng music. Tila walang pakialam nga sa kaguluhan nangyayari. Pagdating nila sa restaurant, wala silang imik na kumain. Hindi komportable ang senaryong yun kung kaya't mabilis na natapos ang lahat nang walang imik. Pagkarating nga sa mansyon ni Sander, agad na nagpakuha nga ito nang inumin sa kanyang kwarto na agad namang sinunod ni Criselda. Kamusta po ang acting ko, sir? Pwede na po ba sa ABS-CBN? Pwede na po ba akong mag-audition? Makulit na tanong pa talaga ni Criselda. Ayos naman. Kasya na ba ang 3K na sweldo? Tanong nga nito habang nagsasalin nga ng inumin sa baso. Grabe ka naman po, sir. 3K lang? Ang kagaya kong magandang modelo na taga Turkey ang magulang, hindi ba sabasa tatanggap ng 3K lamang na sahod, no? Ang hirap kaya ng role ko. Ako lang yung nakakaperpekto nun, no? Reklamo pa nga niya. Umupo ka. Samahan mo ko rito. Sabi na nga lamang ni Sander. Total, hindi naman nabago si Criselda sa pag-inom dahil nga sa kanilang probinsya, madalas maraming okasyon involved doon ang inumin. Hindi nga lang
sinmahal nitong mga inumin ni Sander. Sir, bakit po ba ayaw niyong maikasal? Tanong nga ng babae. Lumilipas na nga ang halos 2 oras, nakakarami na nga sila ng bote. Medyo tumatama na nga rin ang epekto ng alak sa kanilang dalawa. Ayoko ng responsibilidad, lalo na sa taong hindi ko gusto. Kahit anong gawin ko, hindi ko magagawang mahalin si Gretchen. Lasing na sagot na nga ng lalaki. Kung ganun po sir, may babae ka po bang nagugustuhan? Hindi naman ako maniniwalang wala eh. Lahat kaya tayo may crush. Tumatawa pa nga na saadga ng babae habang lasing. Biglang natigilan nga ang lalaki at hindi sumagot. Tinignan nga ni Sander si Criselda. Makatitig na pala ang lalaki dito. Magkatabi lamang sila ng upuan at sa likod nga nila ay malawak na kama ni Sander. Ikaw, may napupusuan ka ba? Marahan ang boses ito habang dahan-dahan na inilalapit nga mukha kay Criselda. Naamoy pa nga niya ang alak sa mukha ng kanyang amo dahil nga sa lapit ng mukha nito. Ngunit mas hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya magawang iwasan yun. Sir, nagtataka nga ang boses niya. Ngunit tila hindi yun narinig ni Sander. Shhh! Bulong pa nga nito hanggang sa lumapit na nga ang mga labi nito sa kanya at nagpalitan nga sila ng mariinhalik. Pareho silang nagpatianod nga sa kalasingan at sa kagustuhan ng sarili kung kaya't mas lumalim pa ang pangyayari. Nagising nga si Criselda sa liwanag ng araw. Umaga na pala. Ngunit ipinagtataka nga niya kung bakit nasa kwarto nga siya ni Sander. Mabilis na tinignan nga niya ang katawan at may suot naman siyang damit. Pagangat nga ng kanyang ulo, dali-dali nga siyang napatakbo sa kusina dahil sa matinding hilo. Pagkatapos niyang magsuka, bigla niyang naalala ang nangyari kagabi nung malasing sila ni Sander at ang mga sumunod pa. Naiuntog na nga lamang niya ang sarili at hindi alam ang gagawin. Dali-daling umalis nga siya sa kwarto ni Sander at tumuloy na nga sa kanilang kwarto. Iniisip ang nangyari, hindi nga siya nagkakamali. Totoo lahat ng yun dahil baliktad pa nga ang damit niya. Lumipas nga ang 3 buwan, hindi nila pinag-uusapan ni Sander ang tungkol sa nangyari ng isang gabing yun. Mas mabuti rin yun para sa kanya. Ganun pa rin ang setup, ngunit minsan lang naman umakting si Criselda dahil abala pa rin ang ina ni Sander sa trabaho kaya minsan nagiging siya si Lian. Kasalukuyan nga siya ngayong nasa kusina at naguhugas nga ng plato nang bigla nga siyang makaramdam ng matinding pagkahilo. Dali-dali ay pumunta nga siya sa CR para sumuka. Dito na nga siya kinabahan dahil nawawari na nga niyang kakaiba na nga ang mga nararamdaman niya. Kinabukasan din bumili nga siya ng pregnancy test at tinignan ang resulta. Naiiyak na nga lamang siya habang tinitignan yun. Positive ang resulta. Buntis nga siya. Agad ngang naitago nga niya ang test ng makarinig ng boses. Febby, nasan ka ba? Kailangan ko ng tulong mo sa baba. Natataranta nga na marinig niya ang boses ni Gloria, ang ina nga ni Sander, na papalapit nga sa kanaroroonan niya. Ah, opo ma'am, pasensya na po. Lumabas nga si Febby sa gilid niya dahil nasa kwarto nga silang dalawa. At huli na nga dahil nabuksan na nga nito ang pintuan ng kwarto. Matagal ngang nagkatitigan sila ni Gloria. Sobrang kabado na nga siya habang papalapit sa kanya ang ginang. Ikaw si Lian, diba? Bakit nandito ka sa quarters, maid? Tsaka bakit nakasuot ka ng uniforme ng katulong? Nakakatakot na tanong pa nga nito. Sa sobrang kaba niya, naihulog pa nga niya ang pregnancy test habang umaatras. Pupulutin na nga sana niya yon, pero mas naunang pulutin nga ito ni Gloria. Ano to? Buntis ka? Sumunod pang tanong nga nito. Hindi magawang magsalita ni Criselda nang maayos dahil nga sa gulat at hindi niya alam ang isasagot. Ah, ma'am, anong ibig sabihin nito? Kung ganun ba ay nagpanggap ka lang na nobyo ng anak ko dahil ang totoo ay nagtatrabaho ka sa kanya? Sinong ama nitong batang to? Sunod-sunod pa nga na tanong niya. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Wala kang dapat ipaliwanag pa. Umalis ka na rito ngayon din at huwag na huwag kang magpapakita sa anak ko. Kung hindi,
gagawin kong miserable ang buhay mo at ng buhay ng anak mo, Lian. Bigla niyang binunot ang buhok ni Griselda. Mabuti na nga lamang. Napigilan nga ni Febby. Ma'am, hindi po ganoon. Hindi niya magawa-gawang tapusin ang sasabihin dahil parating nga yung pinuputol ni Gloria. Sino nga man ang dinadala mo? May nangyari ba sa inyo ng anak ko? Inilapit nga nito ang muka sa kanya dahilan para nga mas lalo nga siyang matakot. Ma'am, tama na po. Pigil pa nga ni Febby. Umalis ka ngayon din sa bahay nito. At huwag na huwag ka na muling babalik pa, Febby. Tulungan mo siyang maging pake ng gamit. Napakakapal na mukha mo. Lumayas ka. Mangiyak-ngiyak nga niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Habang si Febby, pinapatahan na nga lamang siya. Hindi katagalan bumalik na nga rin sa silid si Gloria na may dala na nga ngayong sobre at isinampal pa nga muna sa kanya. Ito, sapat naman na siguro to para magpakalayo-layo ka na. Bukod sa panloloko mo sa amin at kung sino man niyang ama ng anak mo, lumayas ka, manloloko ka. Muli itong sinampal habang si Febby nakisabay na nga rin sa pagiyak. Inihatid pa talaga siya ng driver ni Gloria sa labas ng village upang masigurado lamang na malayo na nga siya. Naisipan na nga lamang niyang bumalik sa probinsya at doon isilang ang bata. Pinilit siya ng kanyang mga magulang na sampahan ng kaso si Gloria dahil sa pagiging bayolente nga nito. Ngunit mapapasama rin siya dahil niloko naman talaga niya ito. Maraming taon lang lumipas. Lumuwas nga muli sa Manila si Griselda upang mamasukan ng trabaho. Nasa isang mall siya at nagtatrabaho bilang sales lady habang ang kanyang anak ay nasa probinsya at minsan pinipisita siya rito kasama ang kanyang ina. Kailangan niya ng trabahong yun para sa kanyang anak. Isang araw habang siya ay busy sa pag-entertain ng customers, bigla nga niyang nahagilap sa labas ng store si Sander at kasama nga nito si Rachel. Pumasok pa talaga ang mga to sa loob ng store dahil kung bakit kinabahan nga siya ng todo. Miss, magkano yung ganitong shade ng lipstick? Narinig nga niyang tanong nga ni Rachel. Nakatalikod nga siya ngayon sa kanila. Anong shade po, ma'am? Pinilit nga niyang baguhin ang kanyang boses para kunwari nga may inaayos nga na makeups. Itong shade 3. Parang naiirita pa nga nasabi ni Rachel. Kahit kailan talaga, matari pa rin ito. 399 lang po, ma'am. Sale po yan, ma'am. Pwede bang harapin mo ko? Nasaan ba ang customer mo at dyan ka nakatingin? Iritado pa nga nasabi ni Rachel. Hayaan mo na. Kunin mo na lang yan. Narinig niyang sabi ni Sander. I'm sorry po. Dahan-dahang hinarap nga niya ang mga ito. Pinapangarap na sana hindi nga siya makilala ng mga ito ngunit mabuti at umalis na pala si Rachel at pumunta sa counter kaya si Sander ang nakakita sa kanya. Griselda? Ito ang unang beses na narinig niya ang nagugulat na boses ni Sander. Hindi nito may paliwanag ang sarili. Wala sa katinuan ay biglangan itong niyakap si Griselda ng pagkahigpit habang siya naman ay hindi alam ang gagawin. Sir, anong ginagawa mo? Takang tanong pa nga niya. Ang tagal kitang hinanap, Griselda. Sabi nga nito at pinakawalan nga siya sa yakap. Sir, kasama po ang fiancé niyo. Hindi niyo pwedeng makita ang kausap mo ko. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Sabi nga niya kaagad. Tumalikod na nga ito nang makitang tapos na nga si Rachel sa counter. Babalik ako dito, Griselda. Sabi nga nito at agad nang umalis. Naku Diyos ko, huwag na Sander. Sakit lang sa ulo kung babalik ka pa rito. May inis pa nga na sabi nga niya. Hindi na nga siya narinig ng lalaki dahil nakalayo na nga ito. Bumabalik na naman sa kanya ang alaalang palayasin nga siya ng ina nito sa mansyon at kung paano nga nito minaliit ang kanyang pagkatao. Habang pauwi nga siya sa apartment, todo-todo nga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Isinusumpa niya sa sariling hindi na nga niya kailanman ilalapit pa ang anak kay Gloria. Kinabukasan sa trabaho, katulad nga ng nakasanayan niya, araw-araw ay mag-entertain ang customer at tutulungan nga sila sa problema. Ngunit nagambala na naman ang kanyang focus nang pumasok nga sa store si Sander na may dala pang ang plastic. Ano pong kailangan niya, sir? Baka
Kailangan niyo po ng cream para po sa oily face. Maganda po itong product. Nakangiti na sabi pa nga niya habang hawak-hawak nga ang isang sunscreen na ine-endorse nga sa lalaki. Masyado kong gwapo para gumamit ng cream. Hindi niya mawari kung seryoso ba itong sinabi ni Sander o nagbibiro lang. Eh baka kailangan niyo po ng lipstick. Tumaas pa nga ang kilay nga niya. Ang sales lady ang kailangan ko. Seryosong sabi nga nito. Sinong sales lady po ba? Marami po akong kasama. Hindi pa ba obvious na ikaw ang pinunta ko dito, Criselda? Tila iritado pa nga na sabi nga nito. Pinutol pa nga ang sasabihin niya. Para sa naman po? Tsaka, pwede po bang mamaya na lang po pagkatapos ng shift ko? Dahil may mga customers pa po akong hinihintay. Naging iritado nga ang ekspresyon ng mukha niya kasabay nga ng paglampas sa lalaki. Buntis ka raw nung umalis ka sa mansyon. Ako ba nga ma? Bigla'y tanong nga nito dahilan para matigilan nga siya. Bigla nang hina nga siya at ganun na lamang kabilis na mangilid nga ang kanyang luha. Sander, umalis ka na. Matigas sa pagkakasabi pa nga niya, sa katuluyan na nga itong iniwan upang ipagpatuloy nga ang trabaho. Pagkatapos ng trabaho, dahan-dahan nga ang paglalakad niyang umalis sa store. Hindi mapigil lang pagbuhos nga ng kanyang mga luha. Marahil na trigger nga yun ni Sander kanina. Bakit nandito pa rin siya? Bulong na nga lamang niya sa kanyang sarili. Dali-dali ngang nagpunas ang luha at tumuli na nga lamang sa paglalakad. Lalagpasan na nga sana niyang lalaki pero makulit ito at humarang pa talaga sa daraanan niya. Mag-usap tayo, Criselda. Pakiusap. Ito nga ang unang beses na narinig nga niya ang side na ito ni Sander, ngunit hindi siya napigilan nito. Sinubukan pa rin niyang makawala hanggang sa maramdaman nga niyang sinusundan na pala siya nito. Susundan kita hanggang sa marating mo ang bahay mo. Hindi mo naman siguro gustong matuklasan ko kung saan yun, diba? Sarcastic ang tanong nga nito dahilan para matigil siya at harapin ng lalaki. Ano ba ang gusto mo? Hindi mo na ako pagmamay-ari, Sander. Tapos na ang trabaho ko sa iyo nang umalis ako. Bakit nandito ka pa rin? Iritadong tanong nga niya, ngunit imbes na sumagot nga ito, lumapit pa nga ito at pinunasan nga siya ng luha. Patawad, hindi ko alam ang dahilan kung bakit ka umalis. Dumating na lang ako sa mansyon na wala ka na ron at sabi ni mama na naglayas ka na raw. Bakit? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Bakit hindi mo kaagad sinabi na may problema ka? Tanong nga nito. Bakit, Sander? Bigo ba ang plano mo nung umalis ako? Nagalit ba si Rachel at ang nanay mo nung nawala ako? Tanong nga niya. Sa loob-loob niya ay parang sasabog na nga at gusto na nga niyang isumbat lahat-lahat dito. Pero pinipigilan nga siya nang isiping inapala nito si Gloria na alam nga niyang hindi magiging healthy para sa kanyang anak. Criselda, hindi. Oh, eh di bakit ka nandito ngayon? Pababalikin mo ba ako sa trabahong magpanggap na naman? Sander, ayoko na ng ganong trabaho. Makakaalis ka na dahil wala ka namang mapapala sa akin eh. Inis na sabi pa nga ni Criselda. Sinabi lamang niya ang mga yun para umalis na nga ang lalaki dahil ang totoo, napamahal na nga rin naman siya sa ginagawa niya dati at nag-enjoy. Hindi niya may pagkakaila na masaya ang kasama nga si Sander dahil nag-enjoy nga siya nakasama ito. Criselda, gusto ko lang malaman kung bakit ka umalis. Kung may problema ba nun? May nagawa ba akong hindi mo gustuhan? At kung bakit buntis ka raw sabi ni Febby pag alis mo? Walang problema nun, Sander. Oo, totoong buntis ako sa naging jowa ko dati. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Umalis ako dahil napag-isipan kong kailangan kong alagaan ang bata at dahil na rin sa nalaman ng mama mong hindi ako ang tunay na nobya mo. Naisip kong wala nang rason pa para magtagal ako doon. Sorry kung hindi ko sinabi sa iyo kaagad. Sabi nga niya at nagsimula na ngang maglakad pero pumunta na nga naman siya sa unahan. Wala akong maalalang naging nobya mo dati, Criselda. Pwede ko bang makita ang bata? Tila nagmamakaawa pa nga na saad nga ng lalaki. Bakit mo ba gustong makita ang anak ko? May dapat ba siyang bayaran sa iyo? Naiirita pa nga niyang tanong. Nang may nangyari sa atin, hindi ba nagbunga yon, Criselda? Hindi ba ako ama? Tanong pa nga nito.
Natigilan siya ng ilang segundo bago tuluyan muling hinarap ito at sumagot. Wala, Sander. Kaya kung pwede ba, umuwi ka na sa inyo at kailangan ko rin umuwi. Bukod sa hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito sa harapan ko, pagod na rin ako. Griselda, simula nung umalis ka, hindi ko maintindihan pero hinahanap na kita palagi. Nung sabihin sa akin ni Mama at Febby na buntis ka, kumpiyansa akong ako ang ama ng dinadala mo. Hindi lang talaga ako mapakaling hindi ka makita at makausap. Hinanap kita, ipinagtanong-tanong ko, pero dito rin pala kita matatagpuan. Sinserong sabi pa nga nito. I'm sorry, Sander, pero hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kailangan ko nang magpahinga at umuwi. Malumanay pa nga na sabi nga niya at umalis na nga sa harap nito. Mabuti naman at hindi siya hinarang pa nga nito. Kinabukasan sa kanyang trabaho maaga nga siyang pumasok, katulad ng nakasanayan ay doon nga sa may testing ng make-ups gumagamit minsan dahil hinihintay pa nga niya ang sahod upang makabili noon. Kailangan kasing presentable sila lagi at magandang tignan tuwing papasok nga sa trabaho. Habang nagre-retouch lamang siya ng kaunting gamit ang naubos nga niyang lip tint, bigla namang may lumapit na customer. Tong shade, maganda pa to? Boses nga yun ni Sander. Nagtaka naman siya dahil bakit ito nagtitingin-tingin sa mga lipstick. Opo sir, kahit basa inyo po ng tubig hindi po matatanggal. Long lasting. Sad pa nga nito dahil kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang trabaho. Pwede bang i-testing? Tanong pa nga ni Sander. Mas lalo ngang naguluhan si Griselda. Sa isip niya ay baka manasisiraan na nga ito dahil balak pa talagang maglagay ng lipstick sa labi na pula. Walang problema sir. Alam niyo po bang nakakaakit talaga ang lipstick na yan kapag ginamit at lakas maka-expensive? Kaya kung bibilihin niyo po yan para sa asawa niyo, nasa tamang produkto po kayo. Masayang sabi nga niya. Bibilihin ko to para sa crush ko. Ngumiti pa nga nang nakakaloko si Sander. Crush? Naku sir, tiyak na mahuhulog ka lalo sa crush mo kapag ginamit niya yan. Alam niyo ba sir, komportable rin to sa labi. May gel ang ingredients ang lipstick na to, kaya iwas dry lips din po to sir. Dagdag pa nga niya. Ganun ba? Pwede bang sa'yo ka itry? Ang pangit kasi siguro tignan kung sa labi ko ilalagay. Mumisi pa nga si Sander. Dahan-dahang naglaho ang mga ngiti ni Griselda, ngunit pumayag pa rin siya. Ha? Pwede naman po sir. Ngumiti na nga lamang ito. Ako sanang maglalagay, ayos lang ba? Dagdag pa nga na tanong nito. Pumayag naman din siya dahil naiisip nga niyang customer din naman ito kahit papaano. Napakalapit ngayon ng mga mukha nila habang nilalagay nito ang lipstick sa kanyang mga labi. Kitang-kita niya kung paano titigan nga ng lalaki ang mga labi niya. Nang mapagtanto niyang tapos na nga, siya na ang humiwalay. Kinuha niya ang salamin at tinignan ang sarili. Bagay nga sa kanyang lipstick na yon. Ngunit mas hindi nga niya maintindihan bakit namumula ang pisngi niya. Bagay nga sa crush ko. Kukunin ko na to. Tsaka itong mga... Ano nga ulit tawag sa mga to? Ngumisi nga ito ng nakakaloko pagkatapos ay nagtingin na naman ng bagong produkto. Matagal bago nga na process ni Griselda ang sinabi nito pero mabilis din niyang ibinalik ang focus sa customer. Blush on. Kung gusto mong makabenta ng marami, ilagay mo sa basket na to lahat ng gusto mong make-ups. At babayaran ko. Seryosong sabi pa nga nito dahilan kung bakit siya natigilan. Girl, seryoso ba siya? Walang boses nga na sabi nga ng katrabaho nga ni Griselda na nasa likod pala kanina pa. Sir, lahat po yan gusto ni Griselda. Naku Chris, grab the opportunity. May pa-contest pa naman si manager kung sino ang may pinakamaraming benta. Bonus! Sabi pa nga ni Aaliyah, yung kasamahan nga rin niya sa trabaho. Sander, hindi mo naman kailangan gawin to. Nakukonsensya pa nga na sabi nga ni Griselda. Girl, hoy! Kung ayaw mo ako nalang maglalagay dyan sa basket. Dagdag pa nga ni Aaliyah. Teka lang, sigaw niya sa mga to dahil nagugulhan na nga rin siya sa gagawin. Kung susundin niya ang gusto nito
ay may benefits din naman siyang makukuha dahil may pabonus nga ang manager nila sa may pinakamaraming benta ngayong month. Ngunit nadadala nga siya sa hiya at konsensya. Seryoso ko, Criselda. Gusto kitang tulungan at suportahan. Isa pa, customer mo naman ako ngayon, sabi pa nga ni Sander. Pero hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay si Sander na nga ang kumuha ng mga produkto at kung ano-ano na nga lamang ang kinuha at nilagay sa basket. Sige, sige na nga, oo na. Napipilitang aniya at namili na nga ng mga produktong hindi gaano kamahalan at yun nilagay nga sa basket. Pagkatapos ibinigay na nga niya yun kay Sander ngunit hindi pa nakontento si Sander. Kinailangan pa talagang puno ang basket. Babayaran ko na. Salamat sa tulong. Ngumiti nga si Sander sa kanya bago tuluyang pumunta nga sa counter. Girl, seryoso siya. Kinikilig pa nga na sabi ni Aaliyah at kiniliti pa nga muna talaga siya. Girl, sino yun? Bakit parang mukhang masarap tsaka modelo? Dati ka ba niyang maid? Tanong nga ng isa niyang katrabaho. Oo, Day. Katulong niya ako dati, Diyos ko. Magsibalik na nga kayo sa pwesto niyo dahil dumarami na ang customers, mga chismosa. Saad na nga nito. Magandang gabi, Criselda. Lapit nga nito sa pagod na mukha niya. Walang maganda sa gabing to, Sander. Stress ako, bakit sumulpot ka na naman? Irita at natatawa na nga lamang ang lalaki. Tanggapin mo sana. Ano naman yan? Tignan mo na lang. Baka mamaya may bomba pa pala dyan ha. Kaya pala ka. Sino pa sa tingin mo ang maniniwala sa'yo? Sarkase kong sabi pa nga niya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ito tinatanggap. Sad nga ni Sander. Sa huli kinuha na nga lamang din ni Criselda. Totoong naiinis nga siya rito pero nakakurious pa din siya. Pinilit nga niyang sariling huwag yun buksan at silipin na nga lamang. Pinaghirapan ko yan para sa'yo. Sad pa nga ni Sander. Sander, ano ba talaga ang ginagawa mo ha? Iritang tanong pa nga niya. Natigilan si Sander matagal bago nga ito nakasagot. Pasensya ka na kung nakukulitan ka sa akin. Hindi ko lang maipaliwanag. Parang gusto ko araw-araw kitang makita, lalo na nang mahanap kita rito. Sander, ang layo ng mall na to sa mansyon mo. Mauubusan ka ng gasolina kakapunta rito. Isa pa, baka isipin ni Gracial na nilalandi kita. Ayoko ng gulo, Sander. Ayoko ng mapalapit pa sa'yo. Sabi pa nga niya. Bakit, Criselda? May mali ba? Sabihin mo sa akin kung anong mali aayusin ko. Ayaw nga kitang makita. Sabi na nga lamang nito at nilayuan na ang lalaki. Kinabukasan, kasama niya ang anak na pumunta sa mall. Malapit na kasi ang pasukan sa paaralan kaya ipagbibili nga niya ito ng mga school supplies. Habang naglalakad sa may mga papel na store, bigla ngang nakita niya sa labas si Sander. Kasama na naman ito si Graciel. Agad siyang kinabahan at kinuha nga ang anak para magtago. Bakit pa siya nandito? Sinusundan ba niya ako? Grabe naman ka-obsessed tong si Sander kung ganun. Isinaman pa talaga si Graciel. Nairitang sabi pa nga niya. Pagkakita nga niya sa labas, wala na nga sila kaya nakahinga nga siya nang maluwag. Ilinabas na nga niya ang anak niya. Mommy, bakit po parang may tinatakasan ka po? Tanong nga ng anak niya ang 6 na taong gulang na nga. Wala yun anak. Halika, bili tayo ng mga damit mo. Sabi pa nga niya sa anak. Masaya namang nagtatatalon nga si Rocky, yung anak niya. Matagal ring pinag-ipunan nga ito ni Criselda kaya naman dadalhin nga niya ang anak dito kahit saan nga nito gusto. Mommy, gusto ko po doon. Itinuro nga ni Rocky ang H&M na brand. Ngumiti lamang siya at pinagbigyan ng anak sa kahilingan nga nito. Pagkapasok nila roon, agad-agad na nagtingin-tingin sila ng mga damit para sa mga bata. Malawak ang store na yon, kaya nagagawa pang maglaro nga ni Rocky at magtatatakbo nga doon. Rocky! Sigaw nga niya. Nang mapansing, mababangga nga ang anak nito ng isang lalaki na nakatalikod. May kasamang lalaking yun na babae at nagtititingin nga sila ng mga heels sa may gilid. Agad niyang tinakbo ang anak. Sorry, okay ka lang? Pamilyar nga na boses ang narinig ni Criselda.
pag-angat nga niya, makita nga niya si Sander. Taka nga ang reaksyon nito. Okay lang po ako, Mami. Sabi ni Rocky, ngunit mangyayak-iyak nga ito na humarap sa ina. Hindi naman makapagsalita ng diretso si Griselda, lalo nga nang magtama ang paningin nila ni Rachel. Oh, Griselda, yung maid, anong ginagawa mo rito? Walang modong tanungan ni Rachel sa tono pa lamang ng boses niya. Bakit? Kayo lang ba ang may karapatang mamili rito? Mataray na sabi naman ni Griselda. May isip kasi niyang kung hindi niya tatarayan nga ito, siya ang magtataray. Kaya uunahan na nga niya ito. Habang papalabas nga ay bigla nga niyang napansing sinusundan naman pala sila ni Sander. Halos takbuhin na nga niya ang kalsada, wag lang mahabol nga nito. Ngunit napatigil nga siya nang halos madapa na nga si Rocky dahil sa pagmamadali. Naawa naman siya sa anak kaya tumigil na nga lamang siya sa pagtakbo. Anak, pasensya ka na. Ayos ka lang ba? Patingin nga kung may sugat ka. Nakokonsensya pa nga na tanong niya sa anak. Pagtingin nga niya sa tuhod niya, laking pasalamat nga niyang wala naman palang sugat ang anak nito. Mommy, bakit po kayo tumatakbo? Tanong nga nito. Nakaramdam siya ng matinding awa sa anak. Walang kaalam-alam ito na ang papa niya ang tinatakbuhan nila. Griselda, huwag ka nang tumakbo, pakiusap. Hingal na hingal pa nga, nasabi ni Sander habang papalapit. Pawis na pawis nga ito. Agad na hinawakan nga niyang anak nang mabuti. Ano na naman ba, Sander? Hindi porket nagtrabaho ako sa iyo dati, bilang katulong ay pwede mo na akong utuin. Ayokong maging kabit mo. Pauna nga niya rito. Anong kabit? Anak nang hindi kita gagawing kabit. Sino nagsabi nun? Nagugulhang tanong pa nga nito. Ako? Bakit? Ano palang ginagawa mo, Sander? Hindi ka ba naliligaw? Halos sumabog na nga sa inis si Griselda. Inis na inis nga siya na hindi niya maintindihan. Bigla ay napangiti na nga lamang si Sander nang loko at napapakamot nga sa kanyang batok. Mommy, sino po siya? Tanong naman bigla ni Rocky. Napaupo nga siya at tinitigan nga ang bata. Siya ang anak mo, Griselda? Ang gwapo. Mana sa mommy. Sad pa nga ni Sander. Kung wala ka ng mahalagang sasabihin pa, Sander, alis na kami ng anak ko, ah. May kailangan pa kasi kami mahabulin eh. Sabi nga ni Griselda at kinuhang muli ang anak palayo sa lalaki. Pwede ba kitang ayain kumain mamaya? Pupunta ako sa lugar mo. Isama mo na rin ang anak mo. Ngumiti si Sander. Wow, ang kapal mo talaga. May fiancé ka na nga nagagawa mo pa akong landiin? Iritang sabi nga niya. Griselda, hindi ako fiancé ni Rachel. Matagal lang po to lang engagement. Paliwanag nga nito. Natigil naman siya at napaisip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may galak nga siyang nadarama sa loob-loob niya. Eh di bakit sunod siya ng sunod sa'yo? Ba't lagi kayong magkasama? Nagsiselos ka ba? Mumiti muli ng loko nga si Sander. Ako, magsiselos? Hindi lang talaga kalandian ang alam mo eh. Makapal din pala ang mukha mo. Sabi nga niya. Ngunit mukhang sanay nga si Sander sa mga ganitong wika niya dahil mukhang hindi umeepekto ang pagsusungit niya. Samahan ko na kayong mamili. Sabi nito sa kanila. Ha? Paano si Rachel? Automatikong tanong niya. Ngunit agad ding natigil nga nang ma-realize nga ang sinabi. Namula ang kanyang pisngi sa kakahiyaan nga lalo na nang makita nga ang ngisi nito. Ang ibig kong sabihin, hindi pwede. Mommy, isama na po natin siya. Kawawa naman po siya eh, dahil mag-isa lang po siya. Biglay sabat naman ni Rocky habang nakangiti pa nga kay Sander. Good boy talaga to eh. Ano ang pangalan mo ulit? Tanong nga ni Sander. Rocky po. Masayang sabi naman ng bata at napatalon pa nga dahil sa tuwa. Bigla ay binuhat nga siya ni Sander dahilan kung bakit mas lalo itong mapangiti. Pwede ko po ba kayong tawaging daddy? Biglang tanong nga ng bata na ikinagulat nga ni Griselda. Rocky? Daddy, oo naman. Walang problema sa akin yun. Hindi ba magagalit ang papa mo? Tanong pa nga ni Sander. Humina pa nga ang boses nito sa pagkakabanggit nga ng papa. Wala naman po akong papa eh. Sabi po ni mommy, iniwan na raw po kami ni papa ko. Malungkot na wika pa nga ng bata. Rocky, kailangan na nating tumuloy.
may night shift pa ako sa trabaho. Suway niya bago pa nga kung ano ang malaman nga ni Sander. Nauna na nga siyang maglakad at sinundan lamang siya ni Sander. Marami-rami na nga rin ang napamili na nga nilang mga gamit ni Rocky sa school. Papaubos na nga rin ang dalang pera ni Criselda. "Rocky, umuwi na tayo," sabi nga niya sa kanyang anak. "Mommy, gusto ko po nun." Turo pa nga ng batas isang Naruto costume. Mahilig kasi itong manood ng anime. Napabuntong hininga na nga lamang siya at nilapitan nga ang tela. Tinanong pa nga niya sa tindera kung magkano yun, pero halos malaglag ang pa nga niya nang marinig ang price noon. "Anak, Rocky, balikan na lang natin yan ha," naputol nga ang sasabihin niya sa anak. Nang sumabat nga si Sander, "Kukunin namin, miss," sabi pa nga nito sa tindera at agad naman yung kinuha para sa kanila. "Sander, hindi na kailangan. Hindi naman niya yun kailangan eh," palusot niya dahil lang totoo hindi sapat ang pera niya. "Regalo ko na yon kay Rocky para sa pagkumpleto ng araw ko. Para sa iyo to, Rocky," sabi pa nga ni Sander at ibinigay nga sa batang damit. "Yay! Thank you po!" Masayang sabi naman ito pagkatanggap nga sa damit. "Daddy!" dugtong ng bata. Inilabas nga ni Sander ang kanyang wallet at binayaran nga ang tindera. "Babayaran ko rin to sa'yo," mahihiyang sabi pa nga niya. Sa loob-loob niya, nakokonsensya nga rin siya dahil hanak naman ito ang bata. "Huwag na, ano pang silbi ng regalo kung babayaran mo pa?" sa adaman ni Sander. "Gutom ka na ba, Rocky? San mo gustong kumain?" tanong pa nga ni Sander sa bata. Tuwang-tuwa naman si Rocky at agad sinagot nga, "Sa Jollibee nito gustong kumain." Muli binuhat nga nito ang bata at masayang naglakad nga patungo sa kabilang side ng kalsada. Nandun lang ang Jollibee habang siya ay nasa likuran nga at pinapanood ang dalawa. Naiiyak siya na hindi nga niya may paliwanag. Napakasaya ng itsura nga ni Rocky at pinipiga ang kanyang puso. Ngunit naiisip nga niya na hindi magiging maayos ang lagay ng anak sa kamay ng ina ni Sander na talaga namang napakaitim ng budhi. Mas mabuting sa kanya na nga si Rocky. Tinatagan na nga lamang niya ang sarili at masinisip kung ano ang mas makabubuti nga kay Rocky. "Anong gusto mo, Rocky?" malambing pa nga na tanong nga ni Sander sa bata. "Spaghetti and ice cream po." Excited naman na sagot nga ni Rocky. "Eh magandang mommy mo, anong gusto niya?" Lokong tanong pa nga nito na tinignan pa talaga siya. "Wala akong gana. Tsaka isa pa, bakit ba nandito ka pa rin? Di ba kasama mo si Rachel? Bakit mo siya iniwan?" tanong pa nga niya. "Umuwi na yon. Tsaka wala naman kami dapat pakialamanan," sabi pa nga ni Sander. "So ano ng order mo, kahit na ano?" "Wala nga, ikaw nang bahala." "Sige, i-order ko na lang lahat. Dadalhin sa bahay ninyo para makilala na rin ako ng nanay mo." Kumindat pa talaga si Sander kay Criselda nang nakakaloko. "Oo na, ito na. Sige, spaghetti na lang. Maghahanap na ako ng table." Nainis na nga lamang na saad niya at lumakad na nga na nakasimangot. Naupo na nga lamang siya roon habang tinatanaw ang magamang masayang nag-uusap. May tinuturo pa nga si Rocky habang inaasar naman ito ni Sander na hindi yun kukunin para sa kanya. Hindi siya may pagkakailang nakakaramdam ng galak dahil nga sa masayang mga ngiti ng anak. Hindi niya rin maitagong parang may kung anong kumirot sa kanyang dibdib dahil kay Sander. Pumunta na nga sa lamesa si Sander habang nakapiggyback pa nga si Rocky. Ibinaba nito ang bata sa tabi niya, saka nga siya naupo sa harapan niya. "Nagmamadali kami ng anak ko, dapat mabilis lang tayo ah," paalala pa nga nito. "Walang problema, bibisitahin ko pa rin naman si Rocky sa mga susunod na araw." Sad pa nga ni Sander. "Hindi na kayo magkikita pa," pigil naman ni Criselda. "Alam ko na kung saan kayo nakatira. Alam ko pa kung saan nagtatrabaho. Hindi lang kami magkikita ni Rocky kung balak mong umalis ng bansa." Malokong sabi pa nga nito. Masamang tinignan nga niya ang anak dahil nawari na nga niyang si Rocky ang nagsabi ng mga impormasyon na yun sa kanya. Ngumiti nga ng nakakaloko si Rocky na manang-mana nga sa ama nito. Hinding umimik si Criselda at hinayaan na nga lamang sila
hanggang sa natapos na nga silang kumain. Walang ibang nangyari kundi ang pag-aasaran nga lang ng magamahabang siya, tahimik lang na pinapanood nga sila. Halos gabi na nga rin nang magsulungat nga sila ng landas ni Sander. Kinabukasan maaga nga siyang nagtrabaho para bumawi. Hindi nga siya nakapasok sa kanyang night shift dahil sa sobrang pagod, kaya babawi nga siya ngayon. Hapon na, pero hindi nga niya maipaliwanag sa sarili kung bakit parang kanina pa nga siya tingin ng tingin sa entrance ng store na parang may hinihintay nga, hanggang sa sumapit na ngang oras na uwian nila, ngunit wala pa rin Sander na lumabas. Malungkot siyang naglakad palabas ng mall. "Magandang gabi, magandang binibini." Narinig nga niyang malalim at seryosong boses nga ng lalaki na pamilyar nga sa kanya. "Sander, anong ginagawa mo dito?" tanong niya ulit. Ewan niya, pero naiinis siya, pero kinikilig naman siya. "Para sa'yo." Bigay nga nito, bulaklak nga para kay Criselda. Tinitigan pa muna niya iyon. Hindi alam ang gagawin. "Anong gagawin ko dyan?" "Kakainin, Criselda. Sinabi sa akin ni Rocky lahat ng paborito mong pagkain. Alam kong paborito mo to, kaya binili ko." Sad pa nga nito. Napatawa na nga lamang siya. "Babayaran ko ba to? Akala ko ba alam mong naniligaw ako sa'yo?" Ngumiti muli nang nakakaloko si Sander. "Ha? Kailan pa?" "Kahapon." "Sabi mo eh." Sad pa nga nito. "Kung ayaw mong tanggapin, di ako na mismong magdadala sa bahay niyo." Sabi pa nga ng lalaki na aktong babawiin nga ang bouquet mula sa pagkakalahad nga niya. "Akin na." "Ngingiti na yan." Pangasar pa nga sa kanya ni Sander. "Sander, uwi na ako ha. Wala akong oras makipaglokohan sa'yo." "Alam kong pagod ka na. Bakit hindi mo ako sabayang kumain?" Alok pa nga ni Sander. "Hindi na. Umuwi ka na sa inyo." Mataray na sabi pa nga niya. "Libre ko. Pwede ka pang mag-take out." Kinindatan pa talaga siya ni Sander nang nakakaloko, dahil kilala nga niyang babae kung gaano katakaw nga. Naisip niyang magandang ideya rin noon. "Kahit gaano karami?" Napangiti nga ang lalaki. "Kahit gaano karami?" Napangisi siya sa loob-loob dahil naisip nga niyang ite-take out talaga niya ang lahat ng gusto niya para maubos ang dala nitong pera. "Sige ba?" Matapang na anya. Napalawak naman ng ngisi si Sander na parang may masamang balak. Parehas na nga sila ngayong nakangisi sa isa't isa dahil pakiramdam nila sila ang panalo sa gabing to. Pagdating nila sa counter ng Chowking, agad na una ngang pumila si Criselda. "Nakikita mo lahat yan? Gusto kong i-take out lahat yan. Tigi-isa. Walang labis, walang kulang, lahat ng nasa menu." Nisinga niya habang itinuro nga ang mga litrato. "Bakit hindi tigtatatlo? Ilan ba kayo sa bahay niyo?" Seryosong paghahamon pa nga ng lalaki na walang tuloy ng ngisi sa mga labi nga ni Criselda. Hindi naman siguro niya kayang buhatin ang tigtatatlong orders niya, lalo't magko-commute pa nga siya. Isa pa, siya lang naman, si Rocket ang kanyang ina, ang nasa apartment niya dahil bumisita nga ang mga to. "Hindi ko kayang dalhin ang mga yan," napangiti tuloy si Sander. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang order, naghanap muli siya ng available na table para sa kanila. Nakaupo na nga siya roon nang hindi katagalan dumating na nga si Sander. Malungkot ang ekspresyon ng mukha niya sa pag-aakalang maiisahan nga niya ang lalaki. "Oh, bakit ka na kasi mangot?" tanong nga nito. "Wala lang, mukha kasing gurang." Tinarayan niya ito, tumawa na nga lamang si Sander. "Ang cute mo." Parang banggit naman na binata nga ni Sander sa kanya, dahilan para maramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Ano tayo, Sander? 18 years old? Pagsusungit pa nga niya. "Seryoso ko, Criselda." "Seryoso, Sander. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi mo ba talaga nakukuha ang dahilan? O nagmamaang maangan ka lang? Alam kong natatakot ka dahil sa mga past na nangyari sa atin. Alam kong natakot ka dahil kay Mama. Pero sana, huwag mo namang dalhin yun sa present. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Huwag ka nang magbulag-bulagan pa." Sad pa nga nito. "Gustong gusto kita." Seryosong sabi na nga ni Sander.
Uy, ang baduy naman ng taste mo kung ako ang nagustuhan mo. Hello, hindi mo ba naalala ang katulong mo ako dati? Maid mo lang ako. Parang nandidiring sa adbangan niya, sa kanyang sarili. Sa tingin mo ba, may mangyayari sa atin ng gabing yun kung hindi kita gusto? Paalala pa nga ni Sander. Hindi, nag-iwas na nga lamang siya ng tingin. Griselda, hindi ako titigil sa kasusuyo sa'yo hanggat hindi mo nakikita ang pagiging sincere ko. Dagdag pa nga nito. Pero di ba may anak na ako? Sa ibang lalaki. Pagsisinungaling nga muli ni Griselda, humina pa nga ang boses niya sa panghuling pahina. Hindi magawang sumagot ni Sander bagkus, nakatitig lamang siya. Dito nang seryoso, mabuti na lang dumating na nga ang orders nila. Sir, inayos na po namin ang takeout niyo. Sasabihan na lang po kita kapag handa na. Sabi nga ng isang waiter na may malawak ng ngiti. Sige, salamat. Sugot naman ni Sander. Kumain lamang sila ng tahimik. Halos 30 minutes na nga ang nakakalipas pero walang may gustong magsalita. Mas mabuti na yon para kay Griselda. Baka may gusto ka pang puntahan pagkatapos nito. Tanong pa nga ni Sander. Ang totoo ay naghahanap lamang ng dahilan si Sander para mas matagal na nga niyang makasama si Griselda. Kahit ang kapalit pa nga noon ay ang pagkaubos nga ng pera nito. Wala, masyado akong pagod para doon. Sagot nga niya. Gusto pa sanang itanong ni Sander kung nais ba niyang magpespa o massage para mawala nga ang pagod niya, pero naisip nga nitong totoong stress siya. Kaya wag na lang muna sa ngayon. Pagkatapos nilang kumain, hinintay na nga nila ang take out. Punong-puno ang mga tulak nga nila na cart. Dahil nga doon, nagulat nga si Griselda. Kaya pala halos 2 oras nilang i-prepare yun. Sir, hindi na po kami tumanggap ng customers pagkatapos ng orders nyo dahil ubus na po ang ingredients sa dami. Tumatawang sabi pa nga ng isang babaeng may nakasulat nga sa kanyang damit na manager. Sander, bakit ang dami? Paano kayo uuwi yan? Hindi rin naman namin mauubos yan eh. Naghala lang tanong pa nga ni Griselda. Ang balak nga niyang pangiinis sa lalaki bumalandra sa kanya. Naalala kong sabi ni Rocky, 3 lang kayo nasa bahay, kaya ginawa kong 3. Kaya palawang po mapasok na customer eh. Takang sabi pa nga ng babae, dalhin natin sa kotse ko. Napangisi pa nga na saad ni Sander. Halika na nga. Habang nilalagay nga ng mga waiters ang pagkain, inilagay nga nila sa basket. Lumapit nga siya kay Sander. Ano ginagawa mo? Hindi mo kayang iuwi, di ba? Iuwi natin sa inyo. Seryosong sabi pa nga nito. Sander, hindi mo naiintindihan. Hindi ka pwedeng makita ng mama ko. Desperadong sabi pa nga niya. Yun ang kinakatakot nga ni Griselda. Dahil alam nga ng kanyang ina ang nakaraan niya. Bakit hindi, Griselda? May ginawa ba akong mali? Gusto ko lang namang dalhin ito sa inyo. Wala nang iba pa. Huwag kang mag-alala. Hindi na lang ako papasok. Ngumiti ito. Bigla nakaramdam nga siya ng kirot sa kanyang dibdib. Natapos na nga ng mga empleyado, ilagay nga sa compartment ang mga pagkain, kaya pinagbuksan na nga siya ni Sander ng pintuan ng kotse sa may front seat. Wala siyang nagawa kundi ang makisama. Hindi rin naman pala ito papasok. Hinihiling na nga lamang niyang sana tulog na nga ang kanyang ina. Maraming mga batang namamalimo sa street namin. Samahan mo na lang ako ipamigay sa kanila, sabi ni Griselda. Walang problema sa akin. At yun nga ang ginawa nila. Maraming salamat po, Ate Ganda. Nakangiting sabi pa nga ng huling batang binigyan nga nila ng pagkain. Sa sobrang tuwa niya, napaiyak nga siya. At hindi nga niya napigilan ang sarili at bumaba ng kotse para yakapin ang batang yun habang umiiyak sa tuwa. Pagkawala nga niya sa bata, hinarap niya si Sander na nakangiti sa kanyang likuran. May kung ano sa dibdib nga niya. Ang lubos na tumibok at hindi nga niya napigilan ng sariling yakapin si Sander. Gulat na gulat nga si Sander at halos magyelo na nga ito sa kanyang kinatatayuan. Salamat at hinayaan mo akong gawin to. Napakasarap talaga sa pakiramdam na nakakatulong at nakikitang masaya sila dahil sa akin.
Naluluha pa nga na saad nga nito. At dahan-dahang yumakap pabalik sa kanya. Pinatahan naman siya ni Sander. Hinalikan nga ni Sander si Criselda sa kanyang noo. Kahit ano para sa iyo, Criselda. Bulong pa nga nito. Kumuwala nga siya mula sa pagkakayakap. Ngunit pagkawala niya, nakita nga niyang bumukas ang gate ng kanyang tinitirahan. Nasa tapat nga lang kasi sila noon. Pagkabukas nga noon, nakita nga niya ang kanyang ina na mukhang nag-alala. Nagtama ang mga mata nila. Agad-agad na hinila nga niya si Sander sa kanyang likuran. Anak, Diyos ko, saan ka ba napupunta at nag-alala ako sa'yo? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Mabilis na lumapit nga ang kanyang ina. Ma, hindi magawang magsalita ni Criselda ng maayos. Napatitig ang ina kay Sander. Pamilyar ka? Turo pa nga nito kay Sander. Magandang gabi po. Ako po si Sander Alfonso. Magalang na sabi pa nga nito at nagba pa nga ng kaunti. Ngunit pag-angat nga nito, ng ulo ay malakas na sampalang natamo niya galing sa ina. Ikaw si Sander? Ang walang yang bumuntis sa anak ko? Pagkatapos iniwan mo siya sa ere? Ang kapalaman ng mukha mong magpakita sa akin. Galit na sigaw pa nga ng kanyang ina. Bumuhusa nga lamang ang luha ni Criselda at pinigilan ng ina. Ma, pumasok ka na po, sigaw niya. Anak, siya ba? Siya yun, di ba? Ang ama ng anak mo? Ang walang yang lalaking yun? Bakit mo kasama to, Criselda? Sermon pa nga nito. Anak, Criselda, anak ko si Rocky? May halong galit, gulat at lungkot na tanong nga ni Sander. Ma, pumasok na po tayo sa loob. Huwag ka nang makialam pa, pakiusap po. Naluluha na nga nalubos, nasaad nga ni Criselda. Tinitigan siya ng ina. Sasapakin ko muna yung lalaking to, Criselda. Siya ang sumira ng buhay mo. Di nalam mo ang batang mag-isa na wala man lamang ang kanyang sustento. Ma, tama na po, pumasok ka na po sa loob, pakiusap. Saad na nga ni Criselda. Mommy, Lola? Narinig nga nilang pareho ang boses ni Rocky na nasa gate. Umiiyak nga habang pinapanood sila. Anak, lalapit na nga sana siya, ngunit tumakbo nga ito sa loob. Dahilan kung bakit sundan nga siya ng lola nito. Criselda, anak ko pala si Rocky? Sad nga ni Sander. Tila hindi niya malaman kung anong pakiramdam ba ang dapat nga nitong ipakita. Hindi nagawang sumagot kaagad ni Criselda. Nahihiya siya, nalulungkot, nagigilty at nagsisisi. Bakit mo nagawang itago sa akin ang sarili kong anak, Criselda? Humina na ngayon ang boses niya, pero may diin pa rin. Sander, pakiramdam nga ni Criselda, sasabog ang kanyang dibdib. Natatakot siyang kunin ni Sander si Rocky palayo sa kanya. Sobrang tagal kitang hinanap at iniisip ko na noong ako ang ama ng bata. Pero hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Anak ko pala talaga siya. Paano mo nagawa sa akin to? Tuluyang bumuhos nga ang luha ni Sander. Sander, huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Huwag pakiusap. Lamang ang lumalabas sa bibig niya. Bigla niyakap nga siya ng mahigpit ni Sander habang hindi na nga siya makahinga sa pagiyak pa. Hindi ko sa'yo ilalayo si Rocky. Shh, gusto ko lang marinig kung bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin ng totoo. Tahan na. Tanong pa nga nito. Pinakawalan nga siya nito at pinunasan ng mga luha. Dahil ba to kay Graciel? Kay Mama? Tumangutango na nga lamang ang babae habang lumuluha. Sinabihan ako ni Madam Gloria ng mama mo na ilalayo niya sa akin ang anak ko kapag nagtagal pa ako sa mansyon pagkatapos malamang hindi ako ang totoo mong nobya. Takot na takot ako, Sander. Hindi ako handang mabuntis noon, pero ayoko ring malagay sa panganib ang anak ko, kaya lumayo ako. Kwento pa nga niya habang umiiyak. Muli siyang niyakap ni Sander nang lumakas na nga ang kanyang paghagulgol. Patawarin mo ko. Bulong pa nga ni Sander. Hindi tayo pwede. Langit ka. Lupa ako. May fiancé ka noon at hindi ka handang mag-asawa. Ayaw mong pakasalan ng babaeng hindi mo naman mahal, kaya natakot akong hindi mo rin ako panindigan. Ngayon, napaka-successful mo na. Natupad mo na ang mga pangarap mo. Hindi mo matutupad yon kung kinailangan mong maging ama sa anak ko. Nasasaktang kwento pa nga nito. Hindi totoo yan, Criselda. Mahal kita noon pa.
at handa akong panindigan ang responsibilidad ko sa iyo. Paliwanag pa nga nito. Masyado akong naubos, Sander. Nawala lahat ng pangarap ko sa buhay. Habang ikaw, tupad na tupad. Hindi ko ginusong mabuntis pero mahal na mahal ko ngayon ang anak ko. Ubus na ubus ako noon dahil wala akong malapitan. Walang ama ng bata na kaya kong hinga ng pambili ng gatas at diapers pag nangangailangan ako. Hindi ako sa iyong makalapit dahil natatakot ako para sa sitwasyon ng anak ko laban sa mama mo. Hindi na nga niya napigilan pa ang sariling ikwento ang lahat. Ito kasi ang unang beses na magkukwento nga siya tungkol doon. Ilabas mo lang lahat, Criselda. Paulit-ulit na hinalakan nga nito ang kanyang noo. Si Gracial maganda, mayaman, matalino. Lahat nasa kanya na. Bakit hindi mo siya magawang pakasalan? Yun lagi ang nasa isip ko, Sander. Huling sabi nga niya dahil wala na nga siyang sapat na lakas upang dugtungan yun. Hindi yun totoo, Criselda. Mas lalo kitang minahal ng lubusan. Sinserong sabi naman ni Sander. Dinala nito si Criselda sa loob ng bahay dahil nga sa hinang-hina na nga ito. Mabuti naman at napakiusapan na lang pareho ang kanyang ina kaya maayos na nga ang lahat sa kanya. Kinabukasan umuwi nga si Sander sa kanila at siya naman ay pumasok nga muli sa trabaho na mugto ang mga mata at pagod. Alistres na nga ito ng hapon nang bigla ay may kaguluhan ngang nagaganap sa labas ng store. Wala na nga siyang lakas pa para tignan yun kaya nanatili na nga lamang siya sa kanyang pwesto. Bigla lumakas nga ang ingay at papalapit na nga sa kanyang direksyon ang mga tao. Takang-taka siya, ngunit nawala lahat ng yun nang makita nga si Gloria kasama nga si Gracial. Galit nga ang ekspresyon ng mukha ni Gloria habang nakasunod lamang dito si Gracial na nakataas nga ang kilay. Ikaw, babae malandika. Hindi ba't binayaran na kita dati? Hindi pa ba sapat yun? Kulang pa ba yun? Sinabihan na kitang lumayo ka sa anak ko. Pero mas masahol ka pa pala sa lintang dikit ng dikit. Inis na turo pa nga nito sa kanya. Pinagtitinginan na nga sila ng mga tao. Ma'am, papunta na po rito ang mga security guard. Hindi maayos ang ginagawa nyo. Sabi nga ng manager ng store. Alam mo ba kung gaano kalandi ang babaeng to? Kilala nyo ba ang anak kong palaging nandito? May fiancé na yun. Pero nilalandi pa rin ang babaeng ito. Kasal na lang ang kulang. Itong empleyado mo ang mali. Siya dapat ang lumayas dito. Sigaw pa nga niya sa manager. Ma'am Gloria, hindi totoo yung sinabi nyo. Sabi naman ni Criselda, pagkatapos nga niyang sabihin yun ay bigla nga siyang sinampal ni Gracial. Ang tagal kitang pinagtitimpehan, Criselda. Yung makatimong katawan nakakahiya. Kunwari ka pang mabait ka sa harap ng ibang tao pero ang totoo sobrang itim ng budhi mo. Sigaw pa nga nito sa kanya. Pero nagulat nga si Gracial nang sampalin nga siya pabalik ni Criselda. Hindi ako papayag. Naapihin niyo ulit ako. Dahil eto ako ngayon. Nagtatrabaho ka ng marangal. At nagmamahal lang ako ng totoo. Eh ikaw? Nagmamahal ka ng taong hindi ka naman gusto dahil ikaw talagang may maitim na budhi. Sad nga ni Criselda. Guard! Guard! Desperadong tawag nga ng manager. Kasabay ng pagdating ng guard ay ang pagdating naman ni Sander na alalang-alala. Criselda! Mabilis itong nilapitan nga si Criselda. Anong ginawa nyo? Tanong nga ni Sander sa kanyang ina at kay Gracial. Kapag may nangyaring masama kay Criselda, magpatawaran na lang tayo dito, mama. Napakaseryoso ng boses nga nito habang nakatingin sa kanyang ina at kay Gracial na mukhang takot na takot nga sa pagdating nito. Binuhat ito si Criselda at dinala sa kanyang kotse para dalhin nga sa ospital at ipacheck habang ang dalawang kontrabida naman nakapagbayad ng malaki dahil sa mga nasirang gamit na produkto. Ipinagbawal na nga rin ang dalawang pumasok nga sa mall na yun. Lalo na nga si Gracial na modelo at sikat ngunit piniling sirain ang imahe nito. Nagkalat ang mga videos at mga litrato ng pag-atake niya kay Criselda kaya sirang-sira na nga pangalan nito sa loob ng 5 minuto lamang. Lumipas ang 6 na oras, gising na nga sa wakas si Criselda. Nakita niyang nasa loob na nga siya ng ospital at katabi nga niya si Rocky habang si Sander naman
at ang kanyang ina ay nasa couch na hinihintay ang kanyang paggising. Gising na po ba si Mommy? Sigaw pa nga ni Rocky sa kanila dahilan kung bakit kumaripas nga ng takbo sina Sander papalapit sa kanya pagkatapos ay tumawag nga ng nurse. Pagkatapos resetahan ng nurse ng mga gamot sa Criselda, umalis na nga rin ito. Huwag ka munang uupo, relax ka muna. Nagugutom ka ba? May pagkain dito, anong kailangan mo? Nag-aala lang sabi pa nga ni Sander nang tangkain nga niyang umupo. Ayos lang ako, kaunti na lang sakit ng ulo ko. Mamaya na rin ako kakain dahil wala akong gana. Akala ko may nangyari mong sama na sa'yo. Natakot ako ng lubusan. Pero naikwento sa akin na buti na lang lumaban ka. Patawarin mo ko. Walang mangyayaring masama sa akin, Sander. Kakayanin ko na ang sarili ko dahil hindi na ako papayag ulit na apin nila ako. Ngumiti si Criselda. Pagkatapos ay pinakawalan nga siya nito sa yakap. Huwag ka mag-alala. Sirang-sira na ang imahe ni Rachel dito kaya ibabalik siyang abroad dahil binabato siya ng mga masasamang komento rito. Hindi na siya makakalapit sa'yo. Si Mama naman hindi ko hahayaang saktan ka. Huwag ka mag-alala. May apartment ako sa Quezon. Doon tayo titira para makapag-relax ka. Hindi talaga yan pwedeng saktan ng nanay mo, Sander. Dahil kung hindi, kami talaga magkakasakitan kapag sinaktan niya pati ang anak ko. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Salamat, Ma. Pero anong ibig sabihin na hindi ako magtatrabaho? Tanong pa nga ni Criselda. Kung gusto mong magtrabaho, sa kumpanya ko na lang. Hindi ko hahayaang maulit to. Ang sinabi ng nurse, kulang ka sa tulog, masyadong stress kaya nahimatay ka. Ayoko namang maulit-ulit yun. Isa pa, babawi na rin ako sa lahat ng pagkukulang ko kay Rocky. Hinalikan nga nito ang mga kamay niya. Ngunit siya, hinawakan nga siya sa pisngi. Rocky, bukas si Daddy mong maghahatid sa'yo sa paaralan. Okay lang ba yun? Talaga po, Daddy? Masayang tanong ni Rocky. Opo. Itong lalaking ito ang daddy mo. Siya ang totoo mong tatay. Paliwanag na nga ni Criselda. Bigla hindi makapagsalita si Rocky. Nanunubig na nga ang kanyang mga mata habang si Sander napakalawak nga ng ngiti at naiiyak na nga rin. Yakapin mo nga po si Daddy? Sabi nga nito. Napatawa na nga lamang si Criselda at niyakap nga niya ito. Pagkatapos nga nun, malambing naman na niyakap nga ng bata sila Sander at Criselda. Daddy! Masaya silang pinanood ni Criselda. Napakasarap sa kanyang pakiramdam habang pinapanood ang kanyang magamang nagkayakapan. Sa isip-isip niya, wala nga siyang maihiling pa. Ang sakit na nadarama niya sa katawan ay nawala nga ng ganun kabilis. Tatlong buwan ang lumipas, kasalukuyan nga silang nasa isang resort na may simpleng decorations para sa kanilang kasalan ni Sander. Habang naglalakad siya sa red carpet, ay hindi nga niya mapigilang umiyak. Habang nakikita nga ang mga bisita, lalong bumuhos nga ang kanyang mga luha nang makita nga ang tatlo nga niyang kapatid na siyang pinagsakripisyohan nga niya upang makapagtapos ang isa sa kanila ay let passer na ngayon habang dalawa naman ay nag-aaral nga sa kolehiyo. Napakalambing nangiti ng mga to sa kanya. Dahilan kung bakit pigain nga ang kanyang puso. Katabi ng kanyang mga kapatid ay ang anak na nagwe-wave nga sa kanya at ang kanyang ina na napakabanayad ng ngiti. Sa kabilang side, makita nga niya si Febby, yung kasamahan nga niyang katulong kagabi. Maluha-luha nga ito sa kanya. Ngitian niya ito ng malawak. Sa gilid nga ni Febby ay si Gloria, na wala nga ang kaninang ngiti. Bagaman, ngumiti rin si Gloria sa kanya. Pagdating niya kay Sander, mas lalo tuloy na trigger ang nararamdaman niya nang makitang pumapatak na nga rin pala ang luha nito. Napakasarap pa rin ang pangarap kong ikaw, Criselda. Huling sabi pa nga ni Sander sa kanyang speech, "You may now kiss the bride." Anunsyo nga, mang pari. Dali-dali hinalikan nga siya ng banayad na halik ni Sander pagkatapos ay mahigpit na niyakap. Tatlong taon ang lumipas, biniyaya na nga sila ng dalawang anak, si Criselda
ay may-ari na ngayon ng isang baking shop habang si Sander na nanatiling CEO ng kanyang kumpanya. Maayos ang kanilang pamumuhay. Nakapagtapos na nga rin ang kanyang mga kapatid kaya hindi na nga siya nabuboard sa malawak na mansyon dahil marami nga silang pamilya. Si Rachel ay pinakasal nga ng magulang nito sa isang maimpluwensyang lalaki na minahal din naman ito. Pagkatapos ng dalawang taon, lumambot din ang puso ni Gloria at tinanggap nga si Criselda lalo nang makasama nga nito ang mga apo. Gayunpaman, may biro ang alitang nagaganap sa kanilang ina ni Criselda dahil minsan agawa ng apo. Masaya nga si Criselda sa lahat. Naiisip niya ang kahalagahan ng pagpapatawad. Hinding-hindi magiging masaya at malaya ang puso kung may matitira kang galit sa mga tao. Dahil ang tunay na sarap ng pagkalaya ay ang walang iisiping puot at hinanakit. Ituturo niya ang mga natutunan niya sa buhay kapag malaki na nga ang kanyang mga anak upang may matutunan din sila sa kwento nila ni Sander. At dito na nga po nagtatapos. Thanks for listening and happy Sunday po sa ating lahat.